Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat at wagas ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, noon ngayon at kailanman, di nagbabago, di magbabago. Halina, halina mga mahal, tantuin niyong tuwiran kung papaano siya sa inyo lumilingap, hindi niyo maring sabihin siya'y patay. Na walang nagagawa, araw at gabi may ginagawa sa lahat ng nilikha, maging ang hayop man kanyang minamahal, ikaw pa kayang taong mataas ang uri ng kanyang pananaw, ang may pandinig ay nakarinig. Hiwaga ng buhay, di kayang liripin inuman, di kayang ipahayag, di kayang isiwalat. Sapagkat ang kahiwagaan ng buhay walang nakatatalastas ninuman, maliban ang tagabuhay at tunay na nagbibigay buhay. Iba't iba ang nagaganap sa bawat nilalang, iba't iba ang dinaranas ng bawat tao. Iba't iba rin ang pinakikibakahan ng kanilang mga dalahin sa buhay. Iba't iba ang sinusuong na laban sa mundong ito. Iba't iba ang kapalaran. Iba't iba ang takda ng pagsilang at maging kamatayan. Subalit sa iba't ibang iyan na kaganapan sa ibabaw ng lupa, tanging ama lamang ang nakababatid, ang nakatatalastas, nakalilirip ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo, narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay sa pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at mas mabuti pa ang isang mata sa bahagi ng katawan mo ang wala sa iyo kaysa matungo ka sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon muli at itapon, mabuti pang mawalan ka ng isang kamay na isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na matungo sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Narinig pa ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpa ang pangako, bagko sa itupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang ibinigay na mga panuntunan. Iba't iba ang mga pinagbabawal sa sanlibutan. Iba't iba ang batas. Iba't iba ang mga ginagawa ng tao. Subalit ano nga baga ang layuning totoo ng Ama? Hindi nga ba't ang tunay niyang layunin, pag-isahin at magkaisa ang mga anak niya, magmahalan kapwa sila? Ano man ang uri ng pagkatao, saan man bansa isinilang ito,
Iisang Diyos na totoo ang lumikha sa buhay ng tao, kaya't kung pag-iisahin ng bawat anak niya, tuwirang wiwikain nila, mahalaga, siya-siya sa isa't isa. Mga minamahal, mahirap unawain ang di kayang inunawa at uunawain ng tao. Mahirap tanggapin ang mahirap gustuhin ng tao. Ngunit, kung loloobin lahat ng tao ang kalooban ng Ama, ang lahat ng tao ay matututo. Magiging mabuti, maayos ang pag-iisip ng bawat isa. Maraming kinatatakutan ng tao. Maraming ginugusto ang tao. Ngunit, sino ba ang dapat katakutan? Ang tunay na dapat katakutan. Ang gusto ng tao, napakaraming totoo. Ngunit, ano nga ba ang gusto ng Ama sa mga anak niya? Mga mahal, kung lahat lamang ng gusto't kalooban ng Ama ang mangunguna, ang lahat ng mga anak niya ay walang mangungulila sa Kanya. Walang mangungulila sa pagmamahal, walang mangungulila sa mga bagay. Kaya namimighati, nahihirapan ang kaisipan. Kung tunay nga lamang siya masusumpungan, walang taong magugupo, babagsak, sapagkat hindi kaya, walang kakayahan, at wala nang makaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Bakit gusto ba ng Ama ang may mawalan ng bahagi ng katawan ng tao? Nilolooban niyang kailangan pang dukitin ng mata mo, putulin ng kamay mo at maputol ang paa mo bago ka magising at makakilala sa Kanya? Ninanais ba niyang mapinsala mo na ang katawan ng tao bago sila'y makakilala? Kailanman ay hindi niya ito kalooban. Kailanman ay hindi niya ito kagustuhan. Sapagkat kung nagnanasa ang taong makisig, malinis, maganda, maputi, ang Ama, higit sa nasa ng tao, ang layon niya sa mga anak niya. Walang nilalayon at ninanasa ang Ama na kapahamakan at mapahamak ang isa't isa. Magpakailanman mula sa simula, wala siyang kagustuhan kundi ang mga anak niya ay pangalagaan niya. Kaya't ni minsan ay hindi siya naghangad na may mapahamak at lalong hindi niya gusto ang tao'y magupo sa buhay nila. Wala siyang kaloobang masakta at mahirapan ang bawat anak niya, kundi ang niloloob niya ay maging magaan sa kalooban at maging katauhan nila. Sapagkat kailanman ay hindi niya ninasang magdusa at pagdusahin ang mga anak niya, lamang pong magkaminsan nang dahil sa mga gawang hindi nararapat, may nagdurusa kung misa'y di man kasalanan ng taong nagdurusa. Mga minamahal, kung matatalastas lamang at maarok ng tao ang kung sino ang Ama, lahat ng tao'y giginhawang loob nila, papayapa kaisipan nila. Kung lahat lang ng tao'y marunong magmahal sa kapwa-tao, patutoong ang pag-ibig na yaoy na buhay nga tuwina. Sapagkat siyao ng Ama, ganyan ang Ama. Ang layon at nasa niya, mabuti, maganda, payapa, may galak, may lakas, may tatag, may tibay, may tapang ang lahat. Sapagkat siya ang tunay na mabuting bumalangkas at siyang tunay na mabuting magbuo ng mga wasak. Sapagkat siya ang katotohanan at buhay, kaya't kung lahat lamang ng tao'y kikilala sa Kanya, mararamdaman nila kung papaano siya'y buhay na lumilingap tapat kaninumang anak at kailan may di makalilimot at dililimot, kaya't siya'y nagmamatsyag, nagmamasid, at di kailanman nakaligta sa Kanya ang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Tama lang, mahal na kapatid ko, na sa iyong kalalagayan, sa halip na magmuryot ka, mabagot mainis,
magpuri ka, magpasalamat ka sa Ama. At siyaon ang pawang katotohanan, kung sa oras ng iyong kagipitan, hindi pagkainis, pagkabagot ang iyong iniisip, ang iyong mararamdaman, kundi bagkos ika'y nananalangin sa Ama'y magpupurit, magpapasalamat sa hindi mo namamalayan. Ang iyong kagipitan, ang iyong kaluwagan ang siyang binibigay. Sa iyong kagipitan, maluwag mong nakakamtan ang paghahari ng Amang Mahal. Sa iyong kalalagayan, ika'y kanyang pinagiginhawa sa kabila man ang ikaw ay may karamdaman. Sa iyong kalalagayan, sa kabila ng iyong hirap, napapaganda niya ang iyong kalooban, kaya't ika'y gumiginhawa na di mo na mamalayan. Sa iyong lahat na dinaranas, wala kang tutunguhan, tusulingan, maliban siya na alam ang lahat sa buhay mo, alam niyang lahat ang makabubuti sa iyo, alam niya lahat ang marapat sa iyo, alam niya ang dapat na gawin at gagawin niya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaya mula sa aklat ni Nahum, maliwanag ang kanyang salita. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway at inilalaan ang kanyang puot sa mga kalahan. Hindi madaling magalit si Yahweh, ngunit siya'y lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sinumang magkasala. Bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaranan. Ang mga ulap ay alikabok lamang ng kanyang mga paa. Sa salita lamang niya'y natutuyo ang dagat, gayon din ang mga ilog. Natitigang ang kabukiran ng basa na tambundok ng Carmelo at nalalanta ang mga bulaklak sa bundok ng Libano. Napakabuti ni Yahweh sa ikanlungan sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang nagpapaampon sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ikaw nga ay may pangunawa at kung pakikinggan ka nga lamang ng iyong kapwa at maniniwala nga lamang sila sa iyong salita, ikaw na nakakita ng liwanag at may unawa, hindi nga kaya't ang nadidimlan mong kapwa ay magliwanag ding tulad ng iyong liwanag? Ngunit paano ito mapagtitibay sa lahat? Samantalang kung ang tao'y hindi naniniwala sa pagtuturan mo't mga binabadya mo, sino nga ang sa'yo'y susunod na totoo? Ngunit pasubali nga ng Ama, ang mga anak niyang sa kanya ay nagpapaampon, tuwiran niyang tinatangkilik at di niya pinababayaan. Kaya naman ang mga nagigising ang diwa upang siya'y maunawaan at mabuksan ang pangunawa at siya'y madama. Ang kanilang pagkalunas ay kanyang binibigay. Lunas ng kanilang pighati, lunas ng kanilang paghihirap, lunas ng kanilang kaguluhan, lunas ng kanilang kahinaan, lunas ng kanilang pagkalumpay, lunas ng kanilang pagkatakot, lunas ng kanilang pag-aalala, kaya't ang lahat ng kanyang naging lunas na ibinigay, nakabuti sa bawat isa. Mga minamahal, walang hindi mababago sa buhay ng tao. Walang hindi kayang baguhin ang Ama sa buhay ng tao. Kung ang panahon ay nababago niya at napagbabago, ikaw tao, kaya niya ring baguhin ang lahat ng nais niyang baguhin sa iyo. Kaya baguhin mo rin ang pananaw mo. Baguhin mo rin ang pagkilala mo sa Kanya. Gawin mong tapat ka at magpakatotoo upang maisalarawan mo kung sino't ano siya at sa pagiging makatotohanan mong anak niya, doon magpapakita siya sa iyo nang di kayang tingkalain, di kayang suriin, at di kayang malirip ng iyong diwa, ng iyong isip, ng iyong kalooban. Subalit, nang dahil siya matwid na anak
ang wika niya sa lahat, matuwid din siyang magmahal sa lahat ng sandali. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ang mga nakakadama ng kapwa nila at dinadama ang kapwa nila na nagmamahal at may pagmamahal sa puso nila, nararamdaman nila ang kapwa nila kung paano sila'y kailangan. Kaya sila naman na may pandama, silang nagbibigay saya, silang nagpapalakas sa kanilang kapwa ng kanilang kakayahang nagagawa na kalugod-lugod naman sa amang dakila. Kaya magalak kayo, mga nagpapatuwa at nagpapaligaya ng inyong kapwa, mga nagmimithing makatulong dumamay ng inyong kapwa, na sisihan ng Ama, natutuwa siya, lugod na lugod siyang masdan ng bawat isa. Sapagkat sa inyong mga ginawa at ginagawa, nasasalarawan at napapatotohanan, siya'y buhay na kumakalinga sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. At kung ikaw ay nasiyahan sa ginawa mo, sa mabuting dulot mo sa kapwa-tao, hindi kaya masigit na nalugod at natuwa ang Ama mo habang minamasdan ka't nagmamasid sa'yo? Kaya halina, halina, mga mahal ko, mithiin ninyo, nasahin ninyo, ang gawain at gawain ninyo ay maging marapat at kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Pagharian kayo. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon kung papaano noon ang Babylonia, ang Ninibe, ang Assyria, maraming bansa na naparusahan dahil sa maling gawa, kasutilan, pagtalikod sa kanyang kadakilaan at kabutihan. Ngayon kaya, ano sa palagay nyo? Mananahimik na lang ba siya sa mga gawang buktot at lisya? Hindi nakasisiguro ang tao kung kailan siya sasala. Hindi nakakaalam ang tao kung kailan niya gagawin niya on. Kaya't sa halip na matakot na mawala ng kabuhayan, ang katakutan ay gumawa ng kasalanan. Sapagkat kung kinikilala ang Ama't sumusunod sa Kanya, kailanman ay hindi naman niya gugupuin ang kabuhayan mo bilang anak niya. Yamang ika'y nagmamahal, lumilingap, kumakalinga, sumusunod sa iyong mga panuntunang magagandang nakilala at natuntun dahil sa aral niya, ikaw kaya'y pababayaan niya? Kailanman ay hindi, kaya't binibigyan niya ng partisyon ang lahat ng mga anak niya. Kung papaano ang oras ay 12 sa maghapon, sa 12 oras na yan, na naiparti mo siya sa mandaling oras, hindi kaya siya'y tuwang-tuwa sa'yo? Mapapalad kayong nagsisikap, nagsusumakit, na ang kabilaman ng inyong mga kaabalahan at marami kayong gampaning hindi nyo kayang talikdan kung ganang inyong pagkatao, nagawa nyo yaon alang-alang sama, tanda ninyo kung ano ang isinuko nyo, iniwanan, tinalikdan alang-alang sa Kanya, siyang inuna nyo, pinahalagahan. Siya rin ang magbibigay kahalagahan at pagpapahalaga ng para sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Paano nga paniniwalaan ng tao na
Halimbawa, ang sakit mo'y nasa loob, wala sa labas. Hindi tulad ng halimbawa, ang sugat ay nasa labas. Pwede mong gamutin. Pwede mong kuskusan ng ganito at ganyan. Pwede mong hugasan ng ganun at ganyan. Pwede kang maghugas ng ganun at ganyan. Nakikita mo siya na yung ginagamot, yung nasa loob, hindi mo makita. Subalit, dahil kung papaanong nagagamot niya ang labas, ang loob din ay kaya niyang gamutin. Buhay ba ang Diyos? Sa makapwid, mga minamahal, kung mayroon kayong damdamin at saloobin, batid niyang lahat, lirip niya't tarok, talastas niya't naaarok. Kaya, huwag kayo sa kanya ay magtalusira. Bagkus sa kanyang paghahari, patuloy niyong bithiin, kayo'y mapagharian. Sapagkat ang paghahari niya'y walang maliw, walang katapusan, walang kamatayan. Noon, ngayon, at magpakailanman, lahat ng gugusto at magmimiting mapagharian, mapaghaharian niyang lubos ng kanyang espiritu sa pamamagitan ng espiritu niya na di nakikita ng tulad sa kanya. Halina, halina, halina mga mahal ko, di man ninyo mawawaan ang binigkas at tinuran ko, subalit kung ang pandamay buhay sa inyo, mararamdaman nyong amay buhay sa buhay nyo. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat wagas ang pangako niya. Mula sa sulat ni San Pablo, sa ikalawang sulat niya sa mga taga Corinto. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kaming ang taglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan na langalang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Pawang katotohanan, ang mga naglingkod na sinukunang ang sarili, baliwala na ang kanilang mga kagustuhan sa buhay. Pinapatay na ang damdamin nila bilang katauhang mithiin niyaon, mithiin niyaan. Nawala na ang mga layunin nilang pangkatawan at pangsanlibutan. Kaya't kung papaano ang katawang ito'y pinatay para sa mga aral at maiinam, kayo namang mga inaaralan, kayo namang mga inahandugan, na nang dahil sa sariling pinagkaloob upang ito'y mamatay na sa sanlibutan at katawan, makinabang naman kayong ganap. Kaya, kung papaano ang kapwa niyo'y naghandog ng sarili, tinalikda ng kanilang kagustuhan, minithing gustuhin at lobin ang kalooban ng Ama, sakripisyong tinatawag martir kung tawagin sila, ngunit at pasubali, iba't kaiba naman ang kanilang nararamdaman kung kaya't ang kanilang tinutupad yaong Amang nanawagan. Kaya't kung lahat lamang ng mga pinag-aalayan at inaaralan na pinakikinggan naman ay matututo at pakikinggang tuwiran, sila rin ay masisiyahan tulad ng kanilang damdaming ng iba't na bago dahil sa pagsukong mainam. Kaya naman, kung sa dating kung ano ang gusto mo, sinusunod ang sarili mo, nang makilala at malubos mong tanggapin ang Ama sa buhay mo,
sinasaalang-alang mo ng lahat para sa Kanya, kaya't gusto mo man, napipigilan ka. Napipigilan ang kagustuhan mo. Pagtitimpi ng katawan mo'y nagagawa mo dahil ang iisip mo at ginagampanan mo, yaong kaloob at kagustuhan ng Amang, di naman lahat ng kapwa mo'y makaunawa sa'yo. Gayunpaman, nagugustuhan man at hindi ng lahat ng hinahandugan mo, ang inalayan mong tapat at totoo sa buhay mo, siyang nagpapadama sa'yo ng kaiba't na iiba, kaya't naisusuko mo ang sarili mo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't lahat ng magkaisa at nagkaisa sa tuntunin ng Ama, o kay saya, kay ligaya ng mga puso nila. Pagharian kayo, mga mahal ko, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan nyo na ba? Ang tao'y may damdaming dapat patayin, may kaisipang dapat patayin, at ang dapat mabuhay ang kaisipang bago at nababago. Ang kalooban ay dapat mamatay at ang mabuhay ay dapat yaong bago na nakamtan. Kaya't ang mga layunin at kagustuhan mo bilang tao na pinatay na sa diwa't kalooban mo, kay gaan mo namang tinamasa kung papaano mo tamuhin yaong kalooban ng Ama. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may pangarap ba kayo sa unang buhay nyo na ganito at ganyan, iyon at ganyan? Subalit ang katakatak at nakapagtataka sa inyo, bakit nang kayo ay tumanggap sa Ama, parang baliwala na lahat yung mga gusto nyo noon. Ngunit binabaliwala nyo man, hindi naman nagpapabaya ang Ama ninyo. Kung kailan ayaw nyo'y binibigay niya ito, kayo naman ang wala nang kagusto-gusto, kaloob-loob sa ganong mga ginusto nyo sa unang buhay nyo. Kaya naman, kung dati sa bagay nagagalit ka, kung dati sa bagay inis na inis ka, kung dati sa bagay nag-iinggit ka, kung sa dating buhay mo'y ang selos ay nariyan dahil sa bagay, nawalang lahat yan. At nang nawala lahat yan, kay saya mo na, kay ligaya mo pa. Dahil iba ka na, na iba ka na, bagong silang sa Espiritu ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At minimithi mo man ito, ginugusto mo man iyan, hindi na para sa iyo lang. Hindi na para sa sarili mo at sa mga minamahal mo lamang na dating wala kang alam mahalin at pahalagaan kundi pamilya mo. Nang matutunan mo ang Ama, bakit di mo namamalayan lumilipas ang maghapon at gabi mo? Ang magdamag ay nakakalipas, hindi ka pala nakapag-isipan ng para sa iyo. Ang naisip mo ay para sa Ama at para sa kapwa mo. Dahil naman nalimutan mo ang para sa iyo, ang Amang buhay sa iyo ay di nakalilimot kailanman sa para sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't nagigitla ka. Wala kang alam, wala kang ginagawa, kundi dumulog, humingi para sa kapwa mo. At ang sarili mo, hindi mo hiniling ng ganito at ganyan. Ikaw pala ay kasama rin sa mga binabahagina niya. Sapagkat una kanyang aaliwin upang ikay makaaliw, una kanyang palalakasin upang ikay magpalakas, una kanyang uunawain at makakaunawa ka man din, kaya ikaw di magbibigay ng unawa sa kapwa mo nilalang. Kaya't ang tinamasa at kinamtan mo sa kanya, kay hirap unawain ng walang pangunawang kapwa mo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Naunawa niyo po ba? Nakaunawa po ba kayo? Masarap po ba? May mga taong dahil hindi sanay sa luho, sa bagay, hikahos, mahirap nung ng panahon sa buhay nila, nang magkaroon ay parang naging gahaman sa kin.
parang nagpakalayaw-layaw dahil hindi nila natikman yaon. Para silang mga sugapa na ayaw na nilang tumugot sa mga gayon. Subalit, mayroon namang kahit na nagkaroon, hindi pa rin nila nalilimutan ang dating silang simple lang ang kagustuhan. Iba't iba nga ang tao sa lupa. Ngunit alin nga ba ang totoong kalooban at kagustuhan ng Ama? Yaong kahit na magkaroon ka, hindi mo nalilimutan kung sino ka noon. At hindi nagkaroon ka at ang lahat ng naririyan at naroroon sa iyo, parang yun ang naging buhay mo. Parang yun na lamang ang makapagpapasaya sa iyo. Kaya't may mga taong nang mawalan sila ng gayon at ganyan, gupo na ang kanilang buhay, halos gusto pang magpakamatay. Kaya, ang paalala ng Ama, magkaroon ka man, huwag kang magbago kung mabuti ka. Sapagkat, ang kabutihan, walang katutunguhang kasamaan. Ngunit, kung ikaw ay mabuti noon, at nang ikay magkaroon, naging masama ka nila lang, wala ka ng kaligtasang kakamtan. Tao, pagkasurin ninyo ang bawat araw upang magtanto, magnilay kayo. May mga tao namang nang dahil bago nila nakamit ang biyaya at pagpapalang iyon ay ganyan at ganyan, hirap na hirap, naghirap sila. Kaya naman, bago nila bigyan ang kanilang kapwa, paghihirapin mamuna. Kuminsan, tinitiis binabata, mayroon naman silang magagawa. Ang marami pang salita'y panunumbat at pagbibilang. Mga mahal, sila kaya'y sinumbatan ng Ama at binilangan sa biyaya at pagpapala nila? Dapat, kung naalala mong hirap at sakit ang pinagmulan mo nang magkaroon ka, huwag mo nang iparana sa mga kapwa mo yaon. Dahil ang Ama, hindi niya sinabi yan sa'yo. Anak, ngayong meron ka, magpahirap ka rin sa kapwa mo. Bagkus ang sasabihin niya, walang hiya ka. Pinagbigyan kita. Nabigay ko sa iyo ang ganito at ganyan. Dahil naawa ako sa iyo, ngayon ikay walang awa sa kapwa mo. Hanggang kailan kita pagbabatahan? Tanda ninyo, ang lahat ay may hangganan. May katapusan at may kakalusin. Ang labis, ang kulang ay pupunuin. Kaya nga, ang lahat ng salita'y di magkakabula. Kaya't kung ika'y tao sa lupa, magnilay, magbulay sa gawa. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Kaya nga tangwi ka ng Ama, hanggang salin lahi ang kaparusahan. Ngunit hanggang salin lahi rin naman ang kapakinabangan sa mga anak niyang kikilalang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya ang pinakamainam at nais niya, nagkaroon ka, parehas lang, pantay lamang, noong wala ka. Wala ka, nagkaroon ka, parehasin mo sa wala ka. Dati kang meron, nawalan ka, parehasin mo rin ang damdamin mo. Nang sa gayon, kung ano ang meron ka noon, muling ibalik sa'yo. Dahil kung mabuti ka, pabubutihin ka pa. At kung masama ka noon at nawalan ka, magbago ka naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik
ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan ang inaawit na alam kong may magagawa. Alam kong diringgin ako ng Panginoon. Alam kong may bibigay siya sa akin. Lagi niyong angkinin yan, lagi niyong panaligan, lagi niyong asahan. Sapagkat ang pangako ng Ama ay di nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Sa mga susunod, sa tatalima, sa kikilala, sa sasamba na matwid sa Kanya, katapatan niya'y madarama nila. Pagpalain kayo, buhay bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila ba siya? May magbabata bang maglingkod kundi nasisihan ang puso nila? May magbabata bang maglingkod kundi sila nakakakita ng kahiwagaan sa buhay nila? May magtitiis bagang magpakamartirwi ka ng tao, ngunit at pasubali salitang martir, yaon na nga ang pagtitiis at pagbabata. Mga minamahal, ang sinasalaysay sa banal na aklat ay ang mga kasaysayan ng unang panahon. Kung tunay na nagpapahayag at mga mambabasa at nag-aaral ang mga bumabasa, hindi kaya maliwanag na sa diwa nila? Bakit kaya mga abuso ka, manloloko ka, mandadaya ka? Bakit kaya maiinip ka, maiinis ka, matatakot, mag-aalala ka? Bakit kaya magagalit ka, maingit, magseselos ka? Bakit kaya mawawalan ka ng pag-asa? Samantalang ang Biblia na yan ay pagbibigay pag-asa sa buhay. Kaya nga, kung tunay ng tao'y mag-aaral, kung magkaminsan man, wika nga ni San Pablo, nanghihina ang loob at lumuluha, ngunit kapag dumatal na ang espiritu ng katotohanan, pinaparam lahat upang ika'y palakasin, aliwin at pagalakin. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Oo, tapat, dakila ang Diyos. Kung hindi mo pagtitiwalaan ang Kanyang salita, para ano at anak ka niya? Kung di mo pananaligan ang Kanyang mga pangako, para ano at tumatawag ka pa sa Kanya? Kung di ka aasa sa Kanyang magagawa, para ano at nananalangin ka pa? Kaya kung lahat
ng mga aral niya'y susuriin mo, pagninilayan mo, kung magkamisan wika nga ni San Pablo, ginigipit ka kabilaan. Subalit ang amang matibay na ikaw ay nangahawakan, titindik kanyang matibay. Sapagkat panda ka man, mataas naman siya. Mahina ka man, malakas naman siya. Hindi siya nagugupo, kaya sa kanya ka kumapit nang di ka bumagsak at magupo. Hindi siya mawawala, kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi siya mamamatay, kaya't huwag mamatay ang pag-ibig mo sa kanya. Hindi siya kailanman sinungaling, kaya't magpakatapat ka sa pananampalataya. Pagpalain kayo, may tanong baga kayo? May tatanong baga kayo? Wala kayong katanong at di kayo magtatanong. Lagi niyong alalahanin ang salitang, kapag gusto kang pagalingin, marami siyang paraan. Ano man ang sa iyo'y ibibigay daan, tanggapin mo't magtiwala kang lubusan, ang hiwagay iyong makakamtan. May simpleng pamamaraan, tulad ng gamot ang naririto. Kung papaano kayo ginagamot na hindi nyo namamalayan, kayo'y nakakakita kung may mata kayong nakakaunawang kaisipan. Ang may pandinig ay nakaririnig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tunay ba ang Diyos? Kaya nagmahal ka, mamahalin ka, nagbigay ka, bibigyan ka, umunawa ka, unawain ka, nagparaya ka, pagpaparayain ka, nagpatawad ka, patatawarin ka, di ka nagpatawad, di ka patatawarin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ba ang buhay? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Napakahirap unawain, ano? Opo, lahat naman po tayo nasa pasimulang mahirap umunawa. Totoo po yan. Tanungin niyo ang mga lingkod, tanungin niyo mga naglingkod, kung sila'y sa una'y agad may pangunawa ng lahat. Wala. Ako po, aminin ko sa inyo, dating buhay ko, pag nagsimba ako, sinungaling din ako. Ang sabi ko, pag-araw ng Linggo, walang hanap buhay. Nabasa ko ka ako sa Biblia, hindi man ako marunong umunawa pa noong panahon na yun. At saka, naku, nakikinig ako sa mga salita-salita. Nanonood ako sa TV. Nakikinig ako sa mga istorya. Nanonood ako sa mga, pag may oras ako. Pero sinungaling din nga po ako eh. Bakit po? Kako, maaga akong gigising kasi manonood ako ng ano na yun eh. Magandang magpahayag yun eh. O yun, bumabagong pa ako noon ng alas 3 ng madaling araw. Hindi ko nasasambitin kung ano yung sinusundan ko na yun. Hindi kapatid. Gawain nyo na pangkabanalan. Ginigising ko yon para sa ganong oras nung panahon na yon. Alas 11 yata yun, kung ano. Basta, madaling araw, halos na. Ade, makikinig ako. Haros naman, kunwari, lang ako palang nanonood. Pero tulog na pala ako. Kaya wala rin akong natututunan. Sasabihin ko, sinungaling nga po ako eh. Walang manahanap buhay pag-araw ng Linggo. At pagkatapos magsimba tayo, kako'y papahinga. Hindi, sayang ka ako yung pera. Sayang, magbubukas tayo. Mukha tayong pera eh. Ano po? Kasi sayang eh. Lalo na yung panahon ng tag-arawede, siyempre sayang po. Ano? Sayang talaga. Talagang sayang. Dahil ang oras mo noon, wala ka nang binibilang, kundi gusto mo'y pera. Buhay ba ang Diyos? Pera, pera, pera. Kaya mamamatay ka sa pera. Pero pag hindi ka palaran ng Diyos na ikay yumaman, hindi ka yayaman, kaya wag na po kayong magpakabugnot, ba't di kayo umayaman? Kayo'y may kinakain 3 beses sa maghapon at kayo masaya, maligaya, payapa, abay maligaya ng buhay. Kaya lamang po nahirapan ang isip ng tao kapag marami siyang gusto, pag may nakita sa kapwa niya, mabuti pa siya may ganun. Mabuti pa siya may ganun. Mabuti pa siya may ganun. Naku, pumasok na sa isip mo si Taning. Mabuti pa siya may ganun. Mabuti pa siya. Ano naman kung lahat ng mabuti pa siya mayroon, di ikaw rin magpakabutit na magkaroon ka. Buhay ba ang Diyos? Yan ang ugali ng tao. Pag may nakita, umikot ang mata. Mabuti pa siya mayroon. Mabuti pa siya mayroon.
Ba't kaya ako'y wala? Nako, kahit sa masamang paraan, magkaroon lamang. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kung ang tao'y matututo lang masyahan, makontento kung anong mayroon, tandaan ninyo, maligaya ka na rin. Dahil, ang lahat ng bagay ay iiwanan, pasalamatan mo kung magkaroon ka niyan. Ngunit huwag pahirapan ang kaisip at kalooban. Magmithi kang magkaroon, huwag kang magpakasakit ng loob at isipan. Bagkos, sulong ka lang. Panalangin, pananalig, pananampalataya, pagtupad, paggawa, pagsipag, pagsinop, pagsikap. Pag hindi ka nagkaroon, abay talagang wala ka lang diyan. Buhay ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, talagang may mayaman at may pinayayaman. At mayroong mahirap, ngunit nakatalang maliwanag sa banal na aklat. Ang mahihirap ay pinayayaman sa mga pang kabanalang gawa, pang-espiritual. Ede, masaya ka na rin para ka nang tumama ng loto. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, sa araw at gabi na ikay nagtitiwala sa Panginoon, na wala kang iniisip, wala kang ganong guni-guni, kung ano-ano, mapalad kayo kapag kayo ang naging isang daingan ng kapwa nyo. Pag ang mga nagaganap sa buhay nyo, may dumulog sa inyo, ganito ang problema, may dumulog sa kanyo, ganito problema, masasabi nyo, napakapalad nyo pa pala. Bakit? Kung mababatid nyo lang ang mga problema ng lahat ng tao, kay bibigat, kay hihirap maisip, kay hirap isipin. Ngunit, dahil nasa Diyos ka, walang mahirap sa isip mo, walang mahirap sa loob mo, patag kang namumuhay araw at gabi, kaya patag ka rin natutulog. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O sige nga, tingnan nga natin, magbutuhan. Sino ang gustong maraming pera? Taas ang kamay. Huwag na kayong mahiya. Alam naman ang ama yan. Sino ang may gustong simple lang? Huwag na kayong mahiya. Gusto niyo na iuna. Ako po, gusto ko maraming pera. Ay, si Apo Kunsing, gusto pala maraming pera. Opo, kung marami akong pera, gagamitin ako ng Diyos na magkakapera ako na hindi ko naman aarin at di sa akin. Eh, ba't di ba masarap ang maraming pera para marami kang matulungan? Buhay ba ang Diyos? Magpakatotoo po tayo. Ano po? Ngunit, kung bibigyan ka nga ng Diyos at sosolohin mo, yung sungot pinamimigay mo, pinautang na loob mo pa sa kapwa mo, hindi ka totoo dyan. Buhay po ba ang Diyos? Po, tama po ba? Ay, di po ako nanggagalait eh, makaupo lang. Oh, sige, may 1,000,000 ka. Ano? Aba, sabi ng Diyos, ang 1,000,000 mo, pinaghanap buhay mo, kumita ng 100,000 sa isang buwan, ipinamigay mo yung 20,000, natira pa sa'yo 80, hindi nawawala puhunan mo. E pinagmamalaki mo na nun, namigay ka ng 20, 80 naman natira sa'yo. Kayabang mo, nakapagmamalaki ka, may 20 kang naipamigay, yung 80 nakatira sa'yo. Pinatatanaw mo na ng utang na loob yun sa kapwa mo. Buwan-buwan, ganon. May nawawala ba sa'yo? Hindi ba nang magkumita ka ng 80,000 uli at 20 na pamigay mo, 160 na sa 2 buwan lamang? Tama ba nga? O sa 1 taon, magkano ang 80,000 mo? Magkano? 960. Magaling ka pala sa arithmetic. 960. Eh, yung 20 sa loob ng 1 taon, magkano? 240. Alin ang mas malamang? Yung natira. Nandun pa'y puhunan mo. Pagkatapos sasabihin mo, walang yaka, tinulungan kita. Eh, saan ba nang galing ang pagpapala mo? Hindi pa doon sa binibigay sa'yo ng Diyos mo. Kung ganun lang ang pag-iisip ng tao, matututo lahat mamahagi sa kapwa-tao. Sapagkat, yung 180 mo sa 2 buwan, ay 60, tutubo na naman yun. Papato mo na naman sa puhunan mo. Yung binigyan mong 20,000 na naghihirap na walang makain, na pinartiparti mo sa 100 at 20 pesos, 50. Napakarami mo nang natulungan. Napakarami mo nang napasaya.
Napakarami mo pang mapapakain. Bakit di mo gawin kung totoo kang magtakot sa Diyos? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Napakasimpleng arithmetic, sabi ng bulol. Arithmetic. Arithmetic. Eh, paano kung milyon-milyon pa ang kinikita ng tao? Paano kung bilyon pa? At pagkatapos ay, ang kapwa mo nakita mo sa daan, walang kinakain. Sasabihin mo pa, kawawa naman Eka ayon, tamad ka si Eka eh. Eh, kung walang kakayahan, ba't di mo bigyan ng hanap buhay nang magkaroon ng hanap buhay, di ba ga? Mga mahal, ang wika ng ama kung lahat lang ng tao ay matututong magmahal, magmalasakit sa kapwa, walang lilisaw-lisaw sa daan. Walang dadampot-dampot ng basura. Walang dadampot-dampot ng panis. Lahat gusto ng ama kumakain. Kaya lamang, ang tao'y sakim, madamot, palalo, walang alam, kundi magmagaling. Mga minamahal, kay papalad ng mga nagmamahal ng matuwid at totoong nagmamahal. At kinikilala ang kalooban at kagustuhan ng ama. Hindi ang pinatitingala ang gustong gawin nila ay matingala ng kapwa para lamang mamahagit ibigay ang kapwa ay gayon at ganyan ang gagawin sa kapwa. Mga mahal, mapapalad kayong nagmamahal sa tuwina at pinahahalagahan niyo ang kapwa niyo nilalang. Anumang pagpapala niyong nakamtan, tandaan ninyo hindi ito nababawasan nararagdagan. Sapagkat kung papano niyo pinakakain ng kapwa niyong gutom, ang ama naman ay nagbibigay ng higit siksik liglig sa inyong mga ginagawaran. Sapagkat anumang binahagi mo sa kapwa mo, inabot mo ang sandaliri mo, ang iabot sa iyo ng ama, isang palad niya. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Galit po ba kayo? Nagagalit po ba kayo? Totoo ba yung kwento ng Diyos? Alam niyo po, pag nagbabahagi ng ganyan ang Espiritu, naku po, Diyos ko, tama ko, pag narinig ko at pinakinggan ko, Panginoon, baka akala may pinatatamaan na naman doon na. Sabi ng Panginoon, sa pagsasalita at pagwiwika ng kanyang Espiritu, pag kinatakutan mo ang sasabihin at ipaparatang ng kapwa mo, di mo mailalahad ang totoo sa mundong ito. Ngunit kapag pinagnilayan ng kapwa mo tao, ang totoong sinambitkot na pag-aralan ito, sila rin mismo'y magbabago, mamahalin kapwa tao. Yan ang pawang katotohanan. Magbigay ka ng bukal sa puso mo, wag dahil gusto mo'y kilalanin ka lang ng kapwa mo. Magbigay ka ng may pag-ibig na totoo upang di mahirap at masaktan ang damdamin mo kapag nasuri mong kay dami mo na palang ibinigay sa kapwa mo. Ang suriin mo ang maraming binibigay ng ama sa'yo, wag ang maraming na ibibigay mo sa kapwa mo. Sapagkat kapag ang sinuri mo ang naipamamahagi mo, hindi mo tinitingnan ang binibigay sa'yo, talagang mangungunak ka. Wika ng tao. Ngunit at pasubali, kapag ang dinaratal at binibigay sa inyo ang nababahagi sa inyo, ang siyang nakikita nyo at hindi ang nawawala, hindi mahihirapan ang loob nyo. Tao, anong paalala? Huwag nyong masdan ang nawawala sa inyo nang hindi nasasaktan ang kalooban nyo. Kundi araw at gabi ang masdan nyo ang may bibigay sa inyo ng Ama, upang ang bawat araw na nakakamtan nyo ay maging masaya kayo at malimutan nyo na lahat ang mga nawala sa buhay nyo. Sa gayon, bawat araw mananalig kayong may daratal at may bibigay siya upang ang bawat araw nyo may pag-asa kayong di kukulangin, di magkukulang, di mawawalan, kundi kayo'y aapaw balang araw. Sapagkat ang gusto ng Ama ay gutom ba? Hindi. Ang gusto ng Ama, lahat ng anak niya'y busog, lahat ng anak niya'y masaya. Ayaw niya ang anak niya'y mga nangungulila, mga nagugutom, mga nahihirapan. Tao, kung pinahalagahan lamang ng mga tao ang mga biyaya at pagpapala ng Ama,
Lahat ng tao sana'y maligaya at masaya. Yan ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. May mag-iisda, dalawa. Nagtitinda sila ng isda. Ang sabi nung isa, "Hay, karami ko eka ang tinda ngayon. 100 kilo eka yung isda ko." "Eh, ikaw ba eka? 50 lang eka. 50 kilo lang eka." Sabi nung 50 kilo ang dala. At yung 100 kilo, "Kailangan eka, malaki eka ang kitain ko. Itong 50 kilo lang ang dala niya. Umaasa siyang mapapaubos niyang mabilis. At yung 100, pag napaubos daw niya yung tama na, kaya nilagyan niya ng mas malaking kita, mas malaking tubo. Itong si 50 ang dala, nag-asam siyang mapaubos niya at makapagdagdag pa siya. Binigay niya ng kakaunti ang tubo niya. Nakapagpaubos ng 50 at nagdagdag pa siya ng 100 muli. Pagkatapos, napaubos niyang lahat, nagpadagdag pa siya ng 50. Yung 100 na napakalaki ng tubo, nabilasa. Alin ang mas maraming kinita? Ang kakaunti ang kita na napakaraming naibenta? Halos 200 kilo? O yung 100 na walang naibenta, lahat di naubos? Mga mahal, huwag kayong gahaman sa interes. Sapagkat kapag pinabulok ng ama yan, mananangay pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayo, mga naghahangad sa paunti-unti na mabilis at napapalago ng ama. Kesa gusto niyo malago, malago ng malago, pagkatapos nawala, nakatunganga. Boy bang ama? Kaya wika ng ama, magbata-bata rin kayo sa inyong pananampalatayang mahirap sa simula hanggang sa hindi nyo namamalayan magaan ang magaan at pagaan ang pagaan. At pagkatapos, kayo na rin ang nasisiyahan. Ngunit kung nagsimula kayo sa maalab at mabilis na pananampalataya, sa unay pagpapala ang nakakamtan nyo at nasinubukan kayo'y bumitaw na, ayaw na ninyong ama. Mga mahal, dapat pinagbibigyan at hindi kayo pinagbibigyan, huwag kayong tutugot, kumilala, manampalataya, sapagkat pagkatapos ng lahat, mayroon siyang kapalit na gala. Ang may pandinig ay nakarinig. Wala nang maglilingkod, wala nang sasamba kapag lahat ng mga anak niya sa pagkabigoy, tutugot na. Ngunit may pinatatatag at napatatatag siya sa pananalig upang magpahayag, magbigay patutuo na kung di sila tumugot, di nila nakamtan ang paghaharing tapat. Mga mahal, sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. May dalawang may karamdaman. Ang sabi ng isa, parehas ang sakit nila. Ang sabi, "Ikaw, Eka, ang sakit mo pala ay ganito. Ang sakit ko rin ay ganyan. Maraming pera yung isa." "Eh, pag hindi daw, Eka, inopera eh, mamamatay daw ako eh." "Eh, ilan ang chance sa Eka?" "50-50, makikipagsapalaran na Eka ako." "Eh, doon sa isa, naku, Eka, wala akong pera eh. 50-50 rin, Eka, eh. Pakikipagsapalaran ko na lang doon sa 50-50, wala akong pera eh. Walang magagawa. Doon na lang sa hiwaga ako. Nakipagsapalaran si 50-50, maraming pera. Itong sa pananampalataya, nakipag 50-50 rin siya sa pananampalataya niya. Binigay ng ama doon sa pananampalataya, ang 50-50 niya ay naging 100%. At yung nakipipti-pipti maraming pera, namatay siya. Ngayon, sa pera ba ang buhay? Mga mahal, isang halimbawa lamang ito sa inyo upang pagnilayan ninyong lahat. Sapagkat ang lahat dito sa lupa ay walang makababatid kung ano ang nararapat. Ngunit ang ama,
Batid niyang lahat ng nararapat sa buhay ng tao, kaya't sa kanya magtiwala manampalataya at ilagak niyo ang lahat. Bigyan niyong pansin at tuon sa kanya ang buhay. Pagpalain kayo. Kaya't kung magkamisan, mas nakabubuti pang walang pera humahaba ang buhay. Ngunit kung magkamisan, sa limpak na salapi, sandaling na buhay. Bakit? Sapagkat ang tao'y mayabang. Marami ay kakong pera, kayang buhayin ako ng pera kong ito. Ngunit ang wika ng Ama, tandaan mo tao, hindi mo kayang ipagyabang at ipagmabaling ang iyong pera. Kapag ayaw ko, wala kang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Anong ibig ituran? Lahat kayo, anuman ang gusto niyong pamamaraan, ibigay niyo sa Ama ang pagtitiwala. Ibigay niyo sa Kanyang pananampalataya. Huwag ipagmagaling, huwag ipagmayabang kung anong meron, kundi kung anong kahalagahan ng Ama. Tingnan niyo't masdan at siya ang asahan. Ang lahat ibibigay niya ang paraan para sa inyong buhay. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam. Ang mahalaga, anuman ang gusto mo, anuman ang pananampalataya mo, kung saan mo gusto at ano ang gusto mo, ang mahalaga'y unahin mo muna siya. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Para po yatang kayo'y malungkot. Naunawaan niyo po bang ibig sabihin? Mabuti pa kayo, narinig niyo na ang sinabi ngayon. Ako makikinig pa lang mamaya. Pagka may narinig na naman ng tao na hindi sumama, gumanda sa pagdabat, pag-iisip. Ang dami kasalanan ng tao, no? Alam niyo po, dapat kapag ka nakakarinig kayo ng mga mensahe, sinusuri niyo. Eh, wala namang nagtuturo sa inyo na ikaw ay ganun, ikaw ay ganun. Wala namang sinabing ikaw yun, ikaw yan. Eh, ba't ka masasaktan? Dapat, pag nilayan mo, at kapag nagnilay ka, sabihin mo, Diyos ko, kung ako man po ay gayon, patawarin niyo po ako. Tama ba? O kung namang alam mong hindi ikaw yun, ade, salamat po, naragdagan pa ang kaalaman ko. Dahil, kahit siya po kunching, kahit na sinong mga tumindig dito kanina, hindi rin nila gusto ang kanilang mga minimesahe. Kung anong binubukal, kung anong dinaratal, kung anong inuulat, kung ano ang natatakangi at naakma sa araw na ito, yun ang bibigkas ng bibig nila. Kang-kang, kayo ng kang-kang. Hindi naman nyo alam. Ngayon, kung sila'y hinatulan, kung kayo'y humatol, hindi sa kanilang kasalanan, sa mga mapanghatol. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, maliwanag nyong kamtin at tamasahin ang kalooban ng Ama upang malawak nyong maunawaan ang kagustuhan niya. Gustuhin nyo't loobin ang damdamin niya at sa puso nyo itahan upang siya'y maramdaman kung paano siya wagas at tapat magmahal, kayo'y kanyang aaliwin sa inyong paninimdim at kalumbayan. Kayo'y kanyang palalakasin sa inyong kahinaan upang kayo'y lumakas man din. At kayo'y bibigyan niya sa inyong kawalan upang kayo'y punuan sa lahat ng kulang. At ang kakalusi naman ay huwag namang hintayin pang siyang kumalos, kundi ikaw nang umawas sa iyong kasalanan. Pagpalain kayo. Tayo na. Mulitana.